kaya naman, kinuha kong pambayad sa loob ng bag ko at ibinigay ang 4 na supot ng bariyana tigi 100. Saka ibinigay ko sa driver. Pasensya na ho kayo, yan lang ang dala kong pera. Salamat naman po at nabawasan. Ito pa ho ang 50 pesos. Ayan, sinubrahon ko po ng 10. Bonus ko na sa'yo kasi hindi ka mandurugas. Napapakamot lang sa ulo itong si kuyang driver bago nito tinanggap ang pera. Nagpasalamat ako pati ng anak kong si Jaya sa kanya nang tinulungan pa kami makababa pati na nang dala naming gamit. Mom, this is the hospital. Are we sick? Tanong naman itong si Jaya. Ay, bakit ba ang daming tanong na batang ito? Walang may sakit. It's a surprise later. Mamaya malalaman mo. Please stop asking muna kay nanay ha? Pakiusap ko sa aking anak na tila ba ay abogado sa dami ng tanong. Okay mom. Kibit-balikat lang na sabi nito. Sinabi ko na ngang nanay pero mom pa rin ang tawag sa akin. Hinawakan ko siya sa kamay habang karga-karga ko si Gio sa akin at hila-hila ang maleta ng isang kamay ko. Mabuti na lang at mabait na bata itong bunso ko. Iiyak lang ko nagugutom o kaya may nararamdaman. Kaya napakasakit nang malaman ko may iniinda pala itong sakit. Naglakad kami papasok sa main entrance ng ospital. Ngunit pinigilan kami ng security guard. Excuse me ma'am, OPD patient po ba kayo? Kumukurap-kurap lang ang aking mata kay manong guard. Hindi ko kasi alam ang ibig sabihin ng OPD na sinabi nito. Pero hindi ako nagpahalata. Oo. Simpleng sagot ko at nagpatuloy na sa pagpasok. Pero makulit talaga si manong guard at hinarang muli kami. Ma'am, saglit lang ho. Kaninong doktor po kayo nagpa-appointment? Patay, anong sasagot ko? Kailangan pa pala ng appointment? Sa probinsya, diretso na. Sa isang doktor lang naman ang kilala ko dito. Kay Dr. Caleb Sandoval. Tama, sa kanya kami may appointment. Nandiyan na ba siya? Ah, kay Dr. Sandoval po pala. Pero bakit sa kanya? Hindi ba dapat? Pedyo doctor? Ang daming tanong naman ito. Manong security, our time is gold. As in ginto, meaning mahalaga. Kanina ka pa tanong ng tanong sa amin. You're just wasting our time. And our time is gold. Can't you see? My children are sick. Kala nito, ano ka ngayon? Okay, pasensya na po ma'am. Pero mamaya po ang dating ni Dr. Sandoval. Maghintay na lamang po kayo sa waiting area sa itaas. Hanapin niyo po ang orthopedic department. Hingin pasensya nito. It's okay. Salamat din pero pwede ba na makahingi ng pabor? Maaari pang iwanan ko na lang dito itong maleta namin. Masyado kasi mabigat kung dadalhin ko pa sa itaas. Ani ko pa. Iniwan ko na sa kanya ang dala naming maliit na maleta at hindi ko na hinayaan pang sumagot. Masyado na akong naaabala nito. Sandali lang mga anak, maharap na natin ang tatay niyo. Sabi ko sa aking mga anak, hindi naman nila masyadong naintindihan kasi bukod sa mahina ang pagkakasabi ko'y tanging itong si Gio lang ang nakarinig at hindi ni Jaya na maraming tanong. Napakasosyal ng ospital na ito. Halatang mamahalin at puro mayayaman lang ang pasyente. Hinanap pa namin ang hagdan paakyat. Ayoko namang sumakay sa elevator dahil baka makulong lang kami sa loob at baka kung saan pa kami mapadpan ng mga anak ko. Bawat makakasalubong namin ay sa amin nakatingin, partikular sa mga anak ko, lalo na kay Jaya na kanina pa kinakawayan at binabati ang sino mang nakakasalubong namin, nakaputi man ang kasuotan o nakapantulog lang. Nang makakiat kami, sumentro agad ang mata ko sa information desk kung saan may mga nurse sa loob na abala sa pakikipag-usap sa pasyente. Bago ako lumapit ay tiniya ko munang nakaupo ang anak kong si Jay at ibinigay muna ang tablet nito. Saka pinapanood ng nursery rhymes na simula pagka-baby ay siya niyang naririnig at napapanood. Wait mo si nanay dito ha? May tatanong lang ako doon. At tinuro ko sa mga abalang nurse. Tumango lang ito sa kadinukdukang hawak. Nang makita kong ayos na ang lagay nito ay saka ko lumapit sa mga babae upang magtanong. Hi mga ma'am. Yung ortho? Si Dr. Sandoval ba? Nasaan ang kwarto niya? Nakangiti kong tanong sa kanila. Ngunit tila hindi nila ito nagustuhan. Aba, masama na ba ngayon na magtanong? Bakit parang asusungit naman ang mga tao dito? Yes po ma'am. Nakikita niyo ho ba yung nasa dulo? Sabay turo nito gamit ang kamay. Tumango lamang ako.
Yan po ang klinik niya. At maya-maya parating na yun. Sagot ng isang nurse na kasama nitong pinagtanungan ko. Salamat po mga ma'am. Hindi ko na lamang pinaglaanan ng pansin ang kasama nitong kinulang yata sa love life, kaya masungit. Kung meron mang may karapatang magsungit, aba ako na dapat yun. Ikaw ba naman makatikim ng sarap at sakit ay baka ikabaliw na ng iba. Mabuti na lang at hindi ako umabot sa ganoon. Bumalik ako sa anak kong si Jaya ngunit wala ito sa pinag-iwanan ko sa kanya. Jaya? Inikot ko ang paningin ngunit hindi ko ito makita. Nakita niyo ba yung anak ko dito? Nakaupo lang siya, ngayon lang? Tanong ko sa ibang nakaupo na halatang naghihintay. Ngunit, puros hindi ang sagot. Bumalik pa ako sa mga nurse at tinanong din sila pero hindi raw nila napansin. Jaya, nasan ka ba? Hindi naman ugali ng anak kong umalis, basta-basta. Kinakabahan na ako habang karga pa din si Gio na tila nagugutom na din dahil kanina pa pala ito hindi nakakakain at nakainom ng gatas. Sandali lang anak, hanapin muna natin ang ate mo. Sabi ko sa anak kong si Gio. Sabagay, ilang oras na din na lumipas. Alas tres na din ang hapon kaya malamang gutom na iyon. Tama, sa iisang lugar lang siya pumupunta kapag nagugutom. Naisip ko siyang puntahan sa kantina ng ospital. Kaya naman bumaba ulit ako at parang may napansin nga ako sa ibaba kanina. Marahil, pinuntahan ito ni Jaya. Lalo't matandain sa lugar ang batang iyon. Malayo pa lang ay dinig ko na ang hagik-hik nito. Kaya naman nakahinga ko ng maluwag at tinawag siya. Jaya, anak. Ngunit tuluyan ako natigilan nang mapagsino ang kasama nito. Walang iba kung hindi ang ama niya, si Caleb. Nanlaki din ang mga mata niya at tinitigan ako. Napatayo ito mula sa kinaupuan kung saan kaharap niya ang anak naming si Jaya na maraming nakahandang pagkain. Hey mom, this handsome guy bought me some snacks. Tawag sa akin ni Jaya sabay turo pa nito kay Caleb. Kaya lumapit na lamang ako upang opisyal silang ipakilala sa isa't isa. Mabuti't dumating ka na. Mga anak mo nga pala, si Jaya at itong karga ko, si Gio. Napasinghap ang ilang tao na nandoon sa kantin at napatingin sa amin. Maging si Caleb ay hindi pa rin makapagsalita. Let's talk. Yun lamang ang kanyang sinabi bago binuhat si Gia at naglakad. Nagpakawala muna ako ng hangin ng ilang ulit saka sila sinundan. Pwede naman kami mag-usap dito sa kantin para maraming saksi at makarinig. Kala siguro nitong big cucumber na ito masisindak niya ako. Sumunod na lamang ako sa kanya para matapos na at may kailangan din pala akong sabihin sa kanya. Wala naman ako ibang kilala dito at lalong wala akong pambayad sa motel. Kaya kailangan ko ng tulong niya para bigyan niya kami ng matitirhan pansamantala. Umakyat kami at pumasok sa clinic na sinasabi ng mga nurse kanina. Sinalubong siya ng nurse na tila nagpapaganda pa sa harapan nito upang batiin lang. Binati din naman siya ni Caleb. Kahit kailan talaga, babaero. Bakit ba ako nagpapauto sa lalaking ito? Anik ko sa sarili. Salubong ang kilay ko habang nakatingin sa kanya. Bumubuka ang bibig nito na parabang may sinasabi. Pero wala akong maintindihan. Kung hindi lamang kinurot ng anak kong si Gio ang kaliwang pisngi ko eh, baka mapatay ko na siya sa tingin. Mom, sabi ng anak kong si Gio. Marahil, naintindihan nito ang sinabi ko na siya ang tatay nila. Mom, Daddy said... Napatingin ako sa anak kong si Gia nang banggitin niya ang daddy. Hinahalik-halikan niya si Caleb habang si Caleb naman ay tuwang-tuwa. Kunwari lang, pakitang tao lang yan. Para lang mauto niya ako at may pasok na naman ang cucumber niyang nakahihimatay sa laki. Nang hindi ako sumunod ay hinilan niya ang kamay ko. Kaya napasubsob tuloy ako sa matigas nitong dibdib. Humalimuyak tuloy ang mabangon niyang katawan. Samantala ako'y amoy pawis na siguro. Ano ba? Nakita mo nang ang hawak ko si Gio? Reklamo ko sa kanya at itinulak ito bago pumasok sa loob. Marahil pinagtitinginan na kami ng mga tao sa labas pero wala akong paki sa kanila. Binati siya ng lalaking nurse pagpasok namin. Malawak pala ang loob ng clinic niya. Nagulak pa nga ako nang makita mga bungo at iba't ibang parte ng buto ng katawan. Nurse Gomez, please bring my kids to the nursery room. At pakipalitan na din sila ng damit.
Sabay abot ito ng kulay itim na ID. Siguro yun ang credit card na tinatawag. Mga anak, sumama muna kayo kay Kuya Samuel para makapaglaro. Ayos lang ba? Tanong nito sa anak kong si Jaya. Sabay kuha din nito kay Gio nang tanggalin ang hook ng baby carrier nito. Pero hindi ko ibinigay ang anak ko at lumayo sa kanya. Saan mo ba sila dadalhin? Baka itakas mo mga anak ko. Natigilan ako nang sigawan ako nito. Shut up! Sigaw niya. Humagik-hik lang ang anak kong si Jaya tila natuwa pa sa sinabi ng daddy niya. Lalo na nang bumulong si Caleb sa kanya. Mukhang nakuha na niya ang loob ni Jaya. Pero hindi ni Gio. Akin lang si Gio. Ma'am, akin na po si baby. Tura ng isa pang nurse na babae. Ayoko sanang ibigay pero kinuha na nila ang anak ko sa akin. At palibhasa, may pinagmanahan ang bunso ko kaya hindi nagreklamo nang makita nitong babae ang kumarga sa kanya. Bye dad and mom. Paalam pa ni Jaya habang kumakaway sa amin. Lumapit si Caleb sa pinto at hinatid pa ng tingin ng mga anak ko. Bago pumasok ay may kung ano siyang kinalikot sa may pinto at sinara ito. Narinig ko pa ang paglock nito ng pinto kaya nakaramdam na ako ng takot at kaba. Baka bigla na namang bumigay ang natutulog kong si Malanding Jasmine, lalo pa at si Caleb ang siyang kaharap ko. Now, let's talk. Sabi pa nito nang walang babala kong hilahin papasok sa isa pang pinto at isinara din ito. Saka ako isinandal sa pinto at nilagay ang dalawang braso sa magkabilaan ko. Caleb, lumayo ka nga. Tila nabubulol na naman ako. Ngayon na kaharap ko na siya. Pero hindi ako nagpatinag at hinawakan siya sa dibdib gamit ang dalawa kong kamay. At itutulak sana ito. Ngunit lalo lamang ako napalapit. Isang kabig lang niya sa akin. Marami kang kailangan ipalunganag sa akin, sweetie. Sabi nito habang gahibla na ang lapit ng kanyang muka. Halos paduling na nga ako. Pinagdikit ko ng maigi ang bibig at walang naisabihin. Naiilang kasi ako. Lalo pat amoy bagong paligo ito samantalang ako'y hindi na fresh at mukhang bilasang isda na. Ika nga ni Lola Ingrid. Speak. Bulong pa nito sa tenga ko. Lalo kong hindi mapakali. Kailangan ko labanan ang tuksong hatid niya. Nandito ako ngayon hindi para makipag-ungulan sa kanya. Kaya ginamit ko ang buong lakas at nakapikit na itinukod ang aking tuhod sa nakabuka nitong binti. At ayun sa pool, namilipit siya ng sakit nang tamaan ang nasa pagitan nito. Saka ako tumakbo sa kabilang bahagi at nagtago sa likuran ng nakatayong kalansay. Ouch! Why did you do that? Namimilipit sa sakit nitong tanong sa akin. Saka tumingin sa akin. Sweetie, umalis ka dyan. Nahirapan akong pagtagpi-tagpiin yan. Kunot noon naman ako sa sinabi niya. Alin ba? Itong si Mommy? Sabay hawak ko at biglang nahulog ang buong kamay. Sa gulat ko pa ay napatalon ako kaya nasipa ko rin ang paana ni Mommy Returns. Kaya nagsilaglag ang lahat. Sorry naman. Sabi ko lang at umupo na lamang sa mahabang upuan. Nakatingin lang ako sa kanya nang lapitan niya ang kalansay at pinulot ang bungo. Saka ako masamang tiningnan. Hindi ko nakasalanan yan. Sabi mo mag-uusap tayo. Pero gusto mo lang yata akong halikan. Diretsyang sabi ko. Aba, hindi na ako mahihiya sa kanya. Nakita't natikman niya na rin naman lahat sa akin. Nag-iwan pa nga ng souvenir na ayaw niyang akuin na sa kanya. Bumuntong hininga ito saka umupo sa upuan nito. Ano sa jamo at bigla ka nagpakita ngayon? Matapos mo kong iwanan noon. Tila nahihimigan ko ang galit sa kanyang sinabi kaya humalukip-kip ako tinibay ng sarili. Saka nagsalita. Kailangan ko tulong mo. May sakit ang anak ko si Gio. Mababang red blood niya ayon sa doktor. At kung hindi maagapan, baka mauwi daw sa leukemia. Walang paligoy-ligoy ko sabi. Hindi ito kaagad nagsalita at sumandal lang sa upuan. Nakakunot mata niya akong tiningnan kaya nagsalita ako muli. Narinig kita noon na may kausap ka Caleb sa telepono. Hindi ka naniniwala na anak mo ang anak ko. Kaya nasaktan ako at umalis. Nagbunga ang ilang araw natin sa resort at siya na nga si Gio. Pag-amin kong sabi sa kanya, nakatitig kami sa isa't isa at walang nais kumurap. Hanggang sa tuluyan itong nagsalita.
Bakit ka umalis? Bakit hindi mo ko tinanong? Sigurado ka ba sa narinig mo? Ha? Bakit nakikitaan ko ng sakit ang kanyang mga mata habang tinatanong niya iyon sa akin? Nakaraan na iyon, Caleb. Ang mahalaga sa akin ngayon ay madugtungan ang buhay ng anak ko. Wala akong balak manggulo sa inyo ng asawa mo. Ipatest mo ang anak ko. Kung mapatunayan mong hindi sa'yo, malaya kaming aalis na mag-iina. Umikit ito at tila ba na konsumisyon sa sinabi ko. At saan mo naman nabalitaan na may asawa na ako? Inis nitong tanong sa akin. Bakit ba siya nagagalit? Ang sabi ko naman ay hindi ako manggugulo sa kanila. Saan pa? E di sa internet. Nakita ko na engaged ka na sa sosyal na babae. Kaya malamang kasal ka na at marami na... Tuluyan ako natigilan na magsalita siyang muli. I am not married yet. Wala pa akong asawa. Mariin niyang ani. Natigilan ako sa sinabi niyang iyon. Eh ano naman kung wala siyang asawa? Basta hindi na ako magpapautos sa kanya. Wala akong paki kung may asawa ka o wala. Pumunta ako dito para sa anak ko si Gio at hindi para makipagtsuktsakan sa'yo. Simangot ko pang sabi sa kanya. Mas mabuti na ang malinaw, baka isipin nito, hinahanap-hanap ko ang... Huwag na nga lang. Bakit ba palagi sumasagi sa isip ko ang pinagsaluhan namin noon? What did you say? What? Tsuktsakan? Hindi mo alam? Aba, hindi ba doon ka magaling? Tumayo ako sa harapan niya para mas lalo niyang maintindihan. Tok, nandito ako para sa anak ko at hindi para makipag-sex muli sa'yo. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Nakapamewang ko pang sabi sa kanya. What the hell? Sabi po muli nito at tila lalong na konsumisyon. Bahala siya. Ako ba ang tatanda agad dahil sa konsumisyon? Manigas siya. Simula sa araw na ito, araw-araw siyang mamatay sa konsumisyon para makabawi man lang. Hi po. Dok na masungit. Smile ka naman dyan. Sayang, mas bogey ka sana kay... Shut up! Biglang sigaw ni Caleb sa akin, kaya natigilan akong magsalita habang kinakausap ang kaibigan niya na mukhang masungit. Kanina habang nag-uusap kami, biglang may kumatok at si Doc masungit na single nga ito. Inirapan ko lang si Caleb at nagpatuloy ako sa pagtatanong sa kaibigan niya. Tanda ko noon, ganyan ka rin kasungit. Matanong ko lang, Doc, hindi ka pa rin po ba nakaka-move on? Kasi ako, totally move on na sa kaibigan mo. Sabay turo ko kay Caleb na nasa tabi niya at nakaupo. Habang ako naman ay nasa mahaba pa rin upuan. Inip na ako. Kanina pa kasi sila nag-uusap ng mata sa mata. Naisip ko tuloy, baka may sariling version sa pag-uusap ang mga doktor. Yung isip sa isip lang. Dude, don't mind her. Ganyan talaga siya sometimes. Wala sa sarili. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi ni Caleb. Ako? Wala sa sarili? Kaya sa inis ko dahil sa sinabi nito ay naibuto ko tuloy ang hawak kong kalansay na kamay. Sa pool tuloy siya sa noo. Damn it! Sagaw nito habang hawak ang noo. Pinulot nito ang ibinato ko saka ako binalingan ng nakatatakot na tingin. Kasalanan mo? Bakit mo sinabi na wala ako sa tamang pag-iisip? Siguro nga, tama ka kasi pumayag akong ipasok sa akin yung malaki mong cucumber. Tapos ayaw mo namang aminin na anak mo, mga anak ko. Sabi ko nang lumapit sa kanilang dalawa. Pansin ko nagpipigil ng tawa ang kaibigan niya habang si Caleb naman ay hindi na maipinta mukha. Nakapamewang ako sa harapan nila. Hindi naman ako nahihiya sa kaibigan niya. Panigurado kasi na kaya ito malungkot dahil gaya ni Caleb, iniwan din siya ng babae. Babaero din siguro gaya ni Caleb. Nasa namang anak ko? Baka itinakas mo na? Tanong ko pa sa kanya. Kanina pa kami dito sa loob ng klinika niya na puros kalansay ang kasama. So, she was the one you're talking about? The country girl? Sa wakas, nagsalita din ito at tiningnan ako. Hi, Miss Jasmine. Jasmine Isidro at your service. Inabot nito ang aking kamay saka nagpakilala. Ikinagagala kitang makilala, Jasmine. Kaibigan ko si Caleb. Just call me Ricky. Pakilala na ito at ngumiti. Marunong ka naman palang ngumiti, Doc Ricky. Pero bakit ganun? Parang kontrabida sa pelikulang pangalan mo. Hindi bagay sa itsura mo, Doc. Napapailing kong komento. Ngunit bigla itong nagpakawala ng malakas na tawa kasabay ng pagsaway sa akin ni Caleb na halos sa bunutan na yata ang buhok sa matinding konsumisyon sa akin.
Sinabi ko naman na umpisa pa lang ito, mapapano talaga siya ng mas maaga. Nakakatuwa ka, Jasmine. Nakatagpo ng katapat itong kaibigan ko. So paano, dude? Welcome to the club. Yun lamang ang kanyang sinabi sa kaibigan nito na nakapikit na habang nakasandal sa upuan itong diikot. Tinungo ni Doc Ricky ang pinto at lalabas na sana, pero nilingon pa ako nitong muli. Jasmine, good job. Ako nang bahala sa mga anak mo. Nasa taas sila naglalaro. Sabi lang nito at lumabas. Saka ko binalingan sa Caleb at inalog. Gusto pa yatang matulog. Caleb, saan ba yung sinasabi ng kaibigan mong taas? Nagugutom na si Gio. Namamagana ang suso ko. Sabi ko habang inaalog ang balikat nito, ngunit natigilan ako at natuto pang aking bibig. Bigla kasi nalaki ang mata nito at tumingin sa akin dibdib habang may nakakalokong ngisi. Binitawan ko siya at lumayo sa kanya. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Namamanya ka na naman siguro, no? Hindi ka na uobra sa akin, Doc. Sabay irap sa kanya at lumabas. At lumabas pa sa isang pinto. Bahala siya dyan. Hahanapin ko ang kaibigan niyang si Doc Ricky para maituro ang mga anak ko. Dinig ko lang ang sigaw nito sa akin pero wala akong pakialam sa kanya. Kahit pinagtitingin na kami sa labas. Nilingon ko siya nang biglang kinuyog ito ng mga pasyente na ang iba ay nakasaklay at nakasakay sa wheelchair. Tatawa ako at inilabas ang akin dila nang tumingin ito sa akin. Hindi niya ako pwedeng habulin. Alam nga naman na iwanan niya mga pasyente niya. Ngayon ko lang dinapagtanto na doktor pala siya sa mga buto, kaya pala maraming kalansay sa loob. Nag-ikot pa ako upang hanapin ang klinika ni Doc Ricky na kaibigan niya. May nakasalubong ako nurse at tinanong ito. Excuse me po, saan dito ang klinika ni Doc Ricky? Kumunot ang noon ito at tila nag-iisip. You mean si Dr. Abila po? Tanong pa nito. Oo, yun nga. Saan ba ang klinika niya? Tanong ko muli. Nakasalubong ko po siya ngayon lang. Nasa penthouse po niya sa itaas. Pero bawal po ang pasyenta doon, ma'am. Hingi pa nitong paumanihin. Hindi ako pasyente. Pinsan ko siya. Hindi niya alam na dumating ako. Galing probinsya. Gusto ko siyang surprisahin. Maaari mo bang ituro? Paano ako makakarating sa itaas? Kumukurap-kurap na mata kong pakiusap. Mukha namang mabait ang nurse na ito. At itinuro niya sa akin kung paano ako makakarating sa itaas. Ngunit kailangan ko sumakay ng elevator at pindutin lang daw ang letter P. No choice naman ako kung hindi pumasok sa loob. Hindi naman ako ganoon ka-ignorante. Meron din ito sa university at minsan ako sumakay noon kasama mga kaibigan ko. Tumunog ito maya-maya nang marating ko na ang itaas. Lumabas ako tumingin sa paligid. Wala naman akong ibang makita dito kung hindi isang malaking pintuan na bakal. Nakita ko ang doorbell kaya pinindot ko. Maya-maya ay bumukas ito at yung lalaking nurse ang una ko nakita. Kasabay ng tili ng aking anak na si Jaya. Pumasok ako at nadatnan ko sila sa swimming pool. Mga anak, hapon na, bakit kayo naligo? Ani ko tumakbo sa kanila. Napakasosyal naman ang kwartong ito. Parang hotel na may sariling swimming pool sa loob. Nakita ko si Doc Ricky na nasa tabi at pinagmamasdan ng aking mga anak. May salbabida naman sila at may kasama din sila sa tubig. Tumango ako at binati siya, saka tumingin sa mga anak ko. Hey mom! Tawag lang sa akin ni Jaya at lumangoy ulit. Nasa gilid lang naman ang anak kong si Gio, katabi ng babaeng nurse. Kanina, kaya minuhat ko ito. Bakit niyo siya pinaliguan? May sakit ang anak ko. Sabi ko sa nurse na nag-aalaga sa kanya. Yumuko ito at tumingin ang paumanhin. Ma'am, sorry po. Umiiyak po kasi na makita ang ate niya. Bumuntong hininga na lamang ako, tumingin na rin ang tawad. Ayos lang. Pasensya na. Sige na, ako na ang bahala. Salamat. Tumango naman ito. Bago sila lumabas ng kasama niya, ay tinuro pa sa akin ang mga damit na pinamili nila. Pasensya na, Doc Ricky. Nagulo ang mga anak ko sa kwarto mo. Ibihisan ko na lang sila at aalis na din kami. Hingi ko ng paumanhin kay Doc Ricky na hindi naman pala ganoon kasungit. Walang problema. Tungkol sa anak mong si Gio, mukha namang hindi malala ang sakit niya. Proper maintenance lang ay gagaling na siya, kaya huwag ka mag-alala. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi nito. Magaling pala kayong doktor. Salamat. Sorry, kanina sa mga tanong ko. Minsan hindi ko lang talaga mapigil ang bibig ko. Ayos lang.
Napatawa mo naman ako. Matagal na kasi akong hindi tumawa ng totoo. Makahulugan itong sabi. Ayoko nang usisain pa kung bakit siya malungkot. Marites na labas ko nun. Wala yun. Maaari ko ba munang padedehin ang anak ko sa loob? Namamaga na po kasi. Turo ko sa akin dibdib. Ngumiti naman ito at tumango. Bago ko pumasok ay kinuha ko din si Jaya at binanlawan sila ng sabay. Saka binihisan ng mamahaling damit na unang bili sa kanila ng tatay nila. Masaya na sana kung siya mismo ang bumili at pumili, pero hindi na mahalaga iyon. Wala naman dapat akong asahan sa kanya. Nang mabihisan ko sila ay nagpaalam sa akin si Doc Ricky at sinabing magpahiga na daw muna kami dito sa loob. Marami lang daw pasyente si Caleb kaya hindi nakasunod agad. Itinuro din ito ang maletang dala namin na iniwan ko sa security at mga pagkain sa mesa bago tuluyang lumabas. Kasamang isa pang babae na napag-alaman kong tagalinis ng silid niya. Pinakain ko si Jaya at pinadede ko sa akin si Gio. Nakakahiyama na humiga sa malinis niyang kama ay kinapalan ko na ang mukha ko. Inaantok na din kasi ang bunso ko. Matapos makatulog si Gio ay napansin ko na lang na nakahiga sa mahabang upuan si Jaya. Mukhang tulog na din ito. Kinarga ko si Jaya at inihiga sa kama sa tabi ng kapatid niya. Naawa ko sa mga anak ko. Kaya kailangan namin mag-usap ng masansina ni Caleb. Hindi ko hihilingin na ako inyang anak ang mga anak ko. May pagamot lang niya si Gio ay malaking tulong na iyon sa akin. Sa amin. Tumulog ang pinto, hudyat na may nagbukas dito. At nang tingnan ko ito ay si Caleb ang siyang pumasok. Hinarap ko ito at tiningnan ng seryoso. Ngayon, pwede na tayo mag-usap ng masansinan. Salubong ko sabi kay Caleb at tinuro ang labas. Umupo ako sa mga upuang nandoon at hinintay siya. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas ay walang Caleb na nakasunod. Kaya sumilip ako. Nakita siyang nakaupo sa tabi ng aking mga anak at hinahaplo sa mga ito. May kung anong may tumusok sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Nasasaktan ako para sa mga anak ko. Nasasaktan ako para sa aking sarili at nasasaktan ako kung bakit kailangan pa mangyari ito sa amin ni Caleb. Bumalik ako sa pagkakaupo at tumingala. Saglit. Ayokong umiyak. Ang sabi ko ay matatag na akong tao. Pero nagiging mahina pag mga anak ko na ang pinag-uusapan. Maya-maya sumunod na din siya at naupo sa akin tabi. Namayani ang katahimikan sa amin dalawa. Marami akong gustong itanong pero hindi ko alam saan ako mag-uumpisa. Hanggang sa hindi ako nakatiis. Duda ka pa rin ba? Na mga anak mo sila? Doktor ka hindi ba? May alam kang paraan para malaman mo kung kanino sila nanggaling. Diretso kong sabi. Hindi ito nagsalita, sa halip ay tumitig lang ito sa akin. May kung ano sa kanyang mga mata habang nakapukol ang paningin ito sa akin. Maya-maya nag-umpisa na itong buksan ang bibig. 8 years ago, I was diagnosed for not bearing a child. Sa Tagalog, baog. Direkta din itong sabi sa akin. Kaya ba duda ka kung anak mo mga anak ko? Ganoon ba? Caleb, palagay mo gagawa ba ako ng kwento? Seryoso ko ding sumbat sa kanya na hindi kumukurap at nilabanan ng titig nito. That is not what I meant. Don't you get it? Baog ako. Ilang beses ko nang napatunayan at kung saan-saan ako nagpatingin pero lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kaya paano kitang mabubuntis? Tanong nito sa aking pagmumukha. Pumikit ako at pinigilan ang sarili. Ang sarap niyang sapakin sa mukha. Kailangan ko pa bang ipaalala sa kanya kung paano? Pero sige, pagbibigyan ko siya. Paano, Caleb? Malamang, nakalimutan mo ba kung paano mo pinasok yung malabig cucumber mo sa akin? Sigaw kong tanong dito. Kala nito urungan ko siya. Nakapamewang pa ako nakatayo at nakaharap sa kanya. Kunot noon naman ang itsura niya at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Awang ang bibig na parang natuka ng ahas dahil sa akin sinabi. Ano? Nakalimutan mo kung paano mo pilit na pinasok yung... Tuluyan ako natahimik nang bigla nitong takpan ang aking bibig. Pumaybabaw ang katawan niya nang mapahiga ako sa mahabang upuan sa tabi ng swimming pool. You're so scandalous. Gusto mo bang magising ang mga bata? Nais ko sana siyang kagatin sa kamay nang maramdaman kong kumibot ang matigas at buhay niyang cucumber.